hindi na kailangan magpenitensya ng jeepney driver na si Bronel ngayong Semana Santa. Matindi na aniyang pasakit ang dala ng panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Simula bukas, April 4, mahigit piso ang itataas ng gasolina, 40 to 50 centavos sa diesel, habang 20 to 25 centavos naman sa kerosene. Dapat ibaba natin yung diesel, hindi na itataas kasi may balak na ibaba yung ano natin, yung pamasahin natin. Mataas po ang boundary namin. Boundary, tapos may gas pa. Magkano na susubrayan namin? Paliwanag ng Department of Energy, kasama sa mga nakikitang dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis, ang pagluwag ng tensyon sa banking crisis matapos magsara ang dalawang malaking bangko sa US at Europe at ang pansamantalang pagtigil ng supply mula sa Turkey. Dagdag pa rito ang pagbabawas ng produksyon ng langis ng Russia at ng mga bansa nakasapi sa OPEC+. Yung mga factors na yan, nandyan yan eh. Madaing kadahilanan para tumaas. Yung mga kadahilanan na yun, lahat sa international, walang domestic reason. Inaasahang marami ang babiyahe ngayong maglo-long weekend dahil sa Semana Santa. Payo sa mga motorista para makatipid, kung kaya ay magpagas na ng mas maaga bago pa tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman si Manny, nagpa-full tank na bilang paghahanda sa pag-uwi sa probinsya. Wala naman tayong mga guwer, pala baba, taas, pero sana kung may babalik yung dati, yung presyo mas maganda. Kasi masyadong mabigat sa ano sa mga commuter din at saka sa mga motorista yung pagtaas ng gasolina. Dagdag ng DOE, makatitipid sa gasolina kung alaga ang mga sasakyan, kung babawasan ang load o kargang gamit para dumali ang hatak, at kung paplanuhing mabuti ang mga lakad. Sa gitna naman ng init ng panahon ngayon, mas humaba pa ang water interruption ng Maynilad. Simula kasi nitong weekend, sinuspende na ang cross-portal sharing sa pagitan ng Maynilad at Manila Water. Mula sa 7 hanggang 14 na oras noong isang linggo, nasa 14 hanggang 19 na oras nang mawawala ng tubig ang kanilang mga customer. Kaya naman si Bubbles, nag-ipuna ng tubig sa mga drum at batya. Kailangan din na maaga kaming magkilos-kilos kasi pagdating ng mga 5, bawala na rin ang tubig. Ayon sa Maynilad, pwede namang mag-request sa kanila ng rasyong tubig mula sa kanilang mga mobile water tankers. Ready for deployment yan. As needed siya because ang advice natin sa customers, mag-ipuna ng tubig para sa mga oras na kakailanganin nila ito. As much as possible, gusto natin na hindi sila umasa pa sa mobile water tankers na delivery. Samantala, tiniyak naman ng Manila Water na tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa kanilang 7.4 million customers ngayong long weekend. Kung supply ng tubig ang problema ng marami sa Metro Manila, sa Occidental Mindoro naman, problema ng mga residente ang patuloy na rotational brownout. 7 hanggang 10 oras na lang ang supply nila ng kuryente kada araw sa nagdaang dalawang linggo. Ayon sa Omeco, 33 megawatts kasi ang kanilang full capacity. Pero nasa 12 megawatts lang ang supply ngayon. Umapil ako sa ERC na aprubahan na yung PSA namin para sa pass-through rate of fuel sa aming supplier. Okay, para yung aming supply may subsidy. Sa batas, bawat cooperative dapat merong subsidy. Entitled ka sa subsidy basta off-grid ka. Marami na aniyang negosyo ang nalulugi dahil sa matinding rotational brownout. Wala pang tugon ng ERC kaugnay nito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.